What's up sa mga ka-hype ballers dyan? It's your boy Lil Flash. Welcome back to our YouTube channel, Hype Street Ball. So, ang drills of the week natin ngayon is magko-compose ng iba't ibang mga street ball moves, iba't ibang mga street ball drills na ituturo ko sa inyo all throughout this video. Pero at the end of this video, ikikwento ko po sa inyo yung story ko, kung ano yung thoughts ko na kung paano maging magaling at successful na street ball player. Bago ang lahat, ito muna yung drills, guys. Alright guys, so our first drill, magsimula muna tayo sa basic sham god stationary. So, step left, sham god, step right. Always remember, pag nag-sham god ka sa right, look right. Pag nag-sham god ka sa left, look left. Okay? Our next drill is the reverse sham god. Okay? So, palitan natin yung footwork. Goes like this. 1, 2. Balik stationary. 1, 2. Stationary. Okay, next drill natin is the 2+2 dribble. So here it goes. Meron tayong extra dribble. 1, 2. Next one natin is snatch back. So here it goes. 1, 2. Hip position, forward, backward, step right, back, step left. Hesitate plus crossover to the other side. Yun yung okay, between the legs, snatch back. So natin, between the legs, snatch back. Okay guys, our next drill is the knee ups and the knee backs. So it goes like this. So it goes like this. Knee ups, eyes front. Alternate ang raising ng knee natin. Back naman. Alright, so next drill natin, makikita nyo ginagawa ito nila Chris Paul at iba-ibang players pa na magawa ng mga street ball moves sa NBA. So, ang tawag dito ay pass fake, one-handed. Check this out. Hey, ganda nga tanggap sa harap. Kung saan may papasa yung bola, tingin ka pang ganun. Hey, then other side. Alright guys, last drill natin. Siyempre sa street ball, bago mag-win yung mga moves, kailangan mo mag-setup. Setup mo yung defender mo. So in this way, so kailangan mo mag-set up ng speed dribble. So it goes like this. You do in and out between the legs. So ito pa rin tayo. May konting movement tayo, step right. Pag gagawin natin sa right, step right. In and out between the legs, step right. Balik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hesitate. Head three. Let's go to the other side. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 3. Alright, next drill natin guys is mag-hesitate naman tayo. Like this, guys. So, setup tayo. Setup. Setup lang. Setup dribble kahit ano. So, pag ready na tayo, hesitate. Go to the other side. Setup. Hesitate. Go back. So, guys, that's it. Yun lang lahat ng video na, yun lang lahat ng streetball tutorial natin. Tapos na po tayo sa drills natin na today na gagawin natin for the whole week. Ngayon, sasagutin ko na po yung topic natin for today na paano maging magaling at successful na street baller. So, based on my experience, i-share ko na sa inyo lahat. So, unang-una, number one na kailangan nating isipin is commitment. So, ganun din sa street ball, guys. Itong mga drills na tinuturo ko sa inyo, kung inaraw-araw nyo to, buong puso, pinapractice nyo all day, all night, hanggat sa kaya ng katawan nyo, at minsan ay nag-exceed pa tayo sa limits para mas maging better tayo, makukuha nyo rin to na itong mga moves na to, kasi committed kayo sa practice na ginagawa nyo. Tandaan nyo, kapag nagpa-practice kayo araw-araw at gusto nyo yung ginagawa nyo, paulit-ulit yung routine all throughout the year,
I promise you that you will be better. At hindi lang sa street ball, pati na rin sa disiplina na on and off the court sa'yo. Number two is lifestyle changes. Lifestyle changes, anong ibig ko sabihin doon? Ito, ibig ko sabihin doon is, guys, you need to change your diet. You need to change your lifestyle. Kung ano yung nakasanayan mo araw-araw na kunyari ay mahilig ka sa mga chips, sa mga chicheria, mga iba't ibang mga hindi healthy na foods, tigilan nyo na yun. Kailangan healthy foods mga kainin nyo, yung mga vegetables, yung mga fruits, at yung mga protein na para sa mga athlete talaga. Kasi itong mga nutrients na binibigay sa iyo ng mga pagkain na yan, nagpipaid off yan pag nagtitraining ka na or naglalaro ka ng basketball or ng streetball. Yung energy level mo, mas lalakas. At hindi ka magiging mabigat, unlike na pag kunyari kumain ka ng chips after dinner kumain ka pa ng chips, sobrang bumigat ka, mararamdaman mo yung kinabukasan na paglaro ka ng basketball. So okay lang naman kumain ng mga chips at lahat-lahat, pero wag natin araw-arawin. And of course, guys, another lifestyle na kailangan palitan natin is we need to control our sleep. Kung paano tayo matulog, guys. Napupuyat ba tayo parate? So kung napupuyat tayo parate, suggest ko sa inyo tigilan niyo na yun. Kasi kung napupuyat ka parate, kulang ka sa tulog parate, patay yung cardio mo dyan. Kasi kailangan natin yung cardio sa game. Kahit anong training mo pa, at parati ka naman napupuyat, nagko-computer ka hanggang magdamag, di ko naman sinasabi na masama mag-computer games. Kasi ako, I'm a gamer myself. Pero kinokontrol ko yung paglalaro ko. Ginagamit ko lang siya pampatulog, hindi ako nag-go all day, all night. Balance pa rin ang lifestyle ko. Binabalance ko sa family, sa basketball, sa games, para stress-free. Alright, guys. Third one is very important to. This is trial and error. Trial and error, what do I mean by that? Kunyari everyday, itong mga drills na ginawa ko kanina, ginagawa natin to araw-araw, pero hindi pa rin natin makuha. Hindi pa rin natin magawa sa game. Bakit ayaw? Huwag kayo agad-agad mag-give up. Kasi kapag ka nag-give up kayo, wala na. Mawawalan ka na ng loob na mag-practice ulit. Kasi trial and error nyo eh. Kunyari, nagpunta ka sa game, ginawa mo yung moves na to, tapos hindi pala tama yung ginawa mo kasi medyo malayo pala yung kalaban. So, kailangan maging positive-minded ka, which is next time, pa-practicing ko po yun, pa-practicing ko ito na mas gumaling ako, itong move na to, at i-adjust ko, medyo lalapit ako sa kalaban ko. So, it's all about trial and error na makuha ko yung mga moves na to. So ganun din, hindi lang ganun sa streetball, ganun din sa mga ibang drills, sa mga fundamental drills, sa mga shooting at lahat-lahat. Alright guys, the next one is respect. As a baller, kahit ano pang mangyari sa ball game, magka-physicalan kayo, magkalaban kayo sa game, you always have to have respect sa kalaban mo. Kasi sports to, guys, so kailangan maging sports tayo. Kailangan ipakita natin yung value ng sportsmanship na ito ay basketball lang. Off the court, huwag na natin iwan yung emotion natin. And respect na lang natin lahat ng kalaban natin. Alright guys, last but not the least, hindi naman to medyo optional to. Pero much better sana kung may ganito. As you can see, ako, vlogger ako. Pinapakita ko sa YouTube lahat ng video ko. As a streetballer, much, much better kung meron tayong kunyari binivideo natin sarili natin, yung workout natin. Binivideo natin yung mga basketball natin. Kasi ang purpose nun is nakikita natin yung moves natin, sarili natin moves. Nakikita natin na mali pala yung ginagawa natin, mali pala yung footwork, mali pala lahat. So kailangan i-adjust natin to. So continuous filming pa rin. Katulad ng ginagawa ko, nagbo-vlog pa rin ako. Sa ganun nga ako natuto, guys. Mas maraming, siguro 70% of my moves, 60% of my moves, sariling sikap, which is tinitingnan ko sa YouTube yung mga idol ko. Tapos sinislow mo ko yung mga moves nila. Tapos gumawa ako ng sarili ko moves. Alright guys, that's it. Yun lang po yung may papayo ko sa inyo lahat na kung paano maging magaling at maging successful na street baller. Always remember, maging humble tayo sa lahat ng bagay, lalo na sa basketball. Kapag nakakaangat na tayo or meron na tayong maging achievement natin, maging down to earth at humble tayo and always respect our co-players. Alright guys, it's your boy Lil Flash and it's shoutout time. Shoutout kay si Raulo YT. Wow, what a YouTube channel. And also shoutout to Dion Quanico. Shoutout to Andrew Alterado. Kay Agustin. Denmar Ravelo. Kay Marie Claire.
Right, thank you so much sa pag-support sa Hype Street Ball. Guys, don't forget, kung ano yung gusto nyo matutunan na next, just comment below and titingnan ko po ito. Alright guys, peace out!